Alex, magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro. Ayan, so nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video. Pero bago natin talakayin itong ating video natin ngayon mga kamaestro, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag na huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share, at syempre, i-subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, pakisearch lamang sa inyong mga Google, sa inyong mga browser, sa inyong mga YouTube, ng El Maestro Sir Anton Official, at lalabas na po itong ating channel. Pakiclick lamang po ang subscribe button dyan, kasi libre lang naman po yan, wala pong bayad yan. And syempre, ang notification bell button, pakiclick na rin po para manonotify kayo. Always updated kayo every time na may mga bago tayong upload na video katulad nito. Alright, so nabanggit ko na kanina kamaestro, meron tayo ngayong panibagong video. Ang video natin ngayon mga kamaestro ay tungkol pa rin dito sa PBB 2022. Ayan, so meron kasing nagtanong sa atin, no, via our social media account. May nagtanong po sa atin regarding dito sa PBB 2022. So ang tanong dito, ayan, good PM El Maestro, bakit po kaya wala pang saro ang DepEd para sa PBB 2022 kahit eligible na tayo? Ayan, so yan po yung tanong ni Sir, no, isang subscriber, follower natin. Ayan, so hindi naman po lingid sa ating kaalaman na tayo po ay naging eligible na sa PBB 2022 nitong nakarang mga araw. Ayan, so formal na po tayong makakatanggap ng ating PBB 2022. Ngayon, siguro nagtatanong si Sir, bakit wala pa rin daw tayong saro, no, yung para mismo sa PBB 2022. Ayun, ng especially yung mga teaching personnel, no, tayo po 'yon. Ang kasagutan po natin diyan, eh hindi naman po kasi agad-agad 'yan mabibigyan ng saro o special allotment release order, no. Hindi naman porket na declare na tayong eligible, no, after a day or after a week ay magkakaroon na po ng saro. So may proseso po pong pagdadaanan 'yan. No, isa po sa proseso diyan is yung completion, yung validating po ng form 1.0, no. So pagka naayos na po 'yon, saka lamang po tayo mabibigyan ng saro, no. Kaya hindi pa po natin talaga masasagot kung kailan tayo magkakaroon ng saro, no, for PBB 2022. So isa lang naman po ang malinaw diyan, ay eligible na tayo. So once na ikaw ay bilang employee ng DepEd, at ikaw ay eligible, pasok ka sa qualification for PBB 2022, so sure naman po yun na mabibigyan ka ng PBB 2022, no? Lalo na po si Sir yung nagtanong sa atin, no? Kung ikaw naman Sir ay sa tingin mo ay talagang qualified ka, pasok ka dun sa mga guidelines, no, for the qualification para sa PBB ng iyong institution, ng iyong school. So, abang-abang lang po siguro tayo, no, na kung kailan ba tayo mabibigyan ng saro. Kasi nga, kagaya nang nabanggit ko sa aking mga previous na video, once na kasing may saro tayo, no, madali na lang 'yon, no. Usually 1 or 2 weeks na eh mapapasok na sa ating mga ATM yung PBB, no. Kaya 'yun po yung kaabang-abang, no. Kailan ba tayo mabibigyan ng special allotment release order? So, abang lang po kayo sa channel natin. May mga bago naman development, may mga bagong updates, ay agad naman po nating nilalagay dito yan sa channel natin, sa videos natin. Okay? Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, no? Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, click mo na yung subscribe button dyan, no? Para pag may mga bagong development, no, mga bagong updates, especially regarding sa PBB, ikaw yung unang makapanood at ikaw yung unang makaalam ng ating mga ibinabalita. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!